Nagpanggap na magsasaka ang lalaki sa sarili niyang sakahan upang malaman kung sino ang pumipeste sa kanyang negosyo. Subalit noong malaman niya kung sino pala ito ay hindi talaga siya makapaniwala at nanlamig ang kanyang katawan sa pagkagulat. Magandang araw sa inyo mga kaserye! Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang ang tiwala. Si Gabriel Aguilar ay mayaman dahil mayroon siyang isang malaking sakahan na pagmamay-ari niya at matagumpay ang negosyo niya sa agrikultura. Abalang-abala siya sa kanyang trabaho nang biglang napansin niya sa isang buwan ay nasisira na ang kanyang taniman. Dahil siya ay hindi makapaniwala sa mga balita ay itinawag niya ang kanyang sekretarya. Nang pumasok na siya ay kaagad niyang tinanong, "Sabihin mo nga sa akin, anong nangyayari sa taniman ko? Bakit bumagsak ng husto ang lahat-lahat?" "Sir, kanina lang po ay pumunta ang isa nating empleyado at tinanong sa mga magsasaka natin ang nangyari." Sagot naman ng sekretarya. "Anong nangyari?" "Hindi ka panipaniwala pero maraming peste na siyang sumisira sa taniman niyo." Labis na nagtataka at nagulat si Gabriel nang marinig iyon. "Paano magkakapeste doon? Inaalagaan niyo ng maayos ng ating mga magsasaka, hindi ba? At ligtas na ligtas ang taniman na yun sa mga peste." "Iyon na nga po ang iniimbestigahan ng ating mga empleyado ngayon. Bukas na bukas ay siguro bibisita ulit ang iba para suriin." Nang sinabi iyon ng sekretarya ay may naisip na plano si Gabriel at kaagad na sinabi sa kanya ang mga plano niya. Naisip ni Gabriel na hindi na maayos ang taniman niya at alam niyang may hindi magandang nangyayari. Iniisip niya rin ang kapakanan ng lahat ng nagtatrabaho kung masisira at malulugi lang ang negosyo niya. Mayroong posibilidad na maaaring mawala ng trabaho ang mga magsasaka at maapektuhan ang kabuhayan ng kanilang mga pamilya at ayaw na ayaw ni Gabriel na mangyari iyon. Determinado si Gabriel na imbestigahan at tuklasan ang tunay na pangyayari sa taniman niya. Pagdating ng gabi ay nagpatawag siya ng pagpupulong kasamang ibang empleyado nila. "Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ay alam niyo na ang nangyayari sa taniman. At dahil yon sa mga peste, hindi ako natutuwa dahil pwedeng ikasira ito at mawala ng trabaho ang ating mga magsasaka." Pagpapahayag ni Gabriel. "Kaya naisipan ko na ako mismo ang mag-imbestiga sa lugar na yon. Naisipan ko na pumasok ako doon bilang isang magsasaka din. Bukas na bukas ay papasok ako doon at gusto ko na ipakilala niyo ako doon bilang magsasaka. Naiintindihan niyo ba?" Tumango naman ang lahat ng empleyado at hindi nagtagal ay natapos na rin ang kanilang pagpupulong. Kinabukasan ay pumunta na sila Gabriel sa baryo kung nasaan ang taniman niya. Pinakilala naman siya ng mga kasamahan niya sa trabaho na sasali siya sa komunidad bilang isang magsasaka. Masayang tinanggap naman siya ng mga magsasaka. Hindi niya alam kung gaano siya katagal magpanggap. Ang sinisiguro niya lang ay matuklasan niya ang tunay na problema. Ilang araw na siyang nagtatrabaho kasama ang mga magsasaka doon. May iba na rin siyang naging kaibigan doon. Sa pamamagitan ng pagpapanggap niya, nakita niya na ang hirap at paghihirap na pinagdadaanan ng mga magsasaka at mas nauunawaan niya ang kanilang mga pangangailangan kung malalaman niya lang paano malutas ang problema nila. Nang nagpapahinga ang ibang magsasaka ay lumapit si Gabriel sa kanila at pinunasan pa ang noon niya sa pawis. "Grabe, ang hirap talaga ng sitwasyon natin, no? Kung alam lang natin ang tunay na dahilan nito, hindi na tayo mahihirapan." "Oo nga, Gabriel," sabi naman ng kapwa niya magsasaka. "Mahirap talaga ang sitwasyon natin dahil sa peste. Hindi na to normal eh. Pakiramdam ko may gumagawa nito na may galit sa may-ari ng lupain." Nang marinig na Gabriel iyon, ay mas lalo siyang naintriga. "Paano mo nasabi yan na may galit sa may-ari ng lupain?" "May isang gabi kasi na napansin ko na may isang lalaki na pumupunta sa taniman. Hindi ko nakita ang ginagawa niya pero ang alam ko lang hindi siya taga rito sa baryo
kaya tiyak ako na may masamang balak yun. Ibig sabihin ay sinasabotahin nila ang ari-arian ng may-ari? Tanong ng isa. Oo, may posibilidad na mangyari yun. Sagot naman ng isang magsasaka. Napaisip naman si Gabriel sa sinasabi nila. Naisip niya kung may nakaaway ba siya sa industriya. Pero tiyak siya na wala siyang kaaway. Determinado siyang malaman at matukoy kung sino ang lalaking nakita ng isang magsasaka at kung ano ang rason niya kung bakit niya ginagawa iyon. Kawawa naman pala ang may-ari, sabi ng isa. Ang alam ko mabait yun eh. Naranasan ko na rin to sa aking sakahan noon. Kailangan nating matukoy ang salarin upang matigil na ang kanyang paghaksik ng lagim, sabi naman ni Gabriel. Ilang araw at ilang gabi ang dumaan pero wala silang nakikitang kakaiba. Hanggang sa sumapit na ang gabi at nagsiuwian na ang mga kapwa magsasaka at natutulog na. Hindi inaasahan ni Gabriel nang magising siya ng alas 2 sa madaling araw dahil kahit kailan ay hinding-hindi ito nagigising sa isang mahimbing na tulog. Imbes na matulog ulit ay naisipan niyang lumabas at magpahangin ng paglabas niya ay natanaw niya ang taniman. Doon, nakita niya na may isang lalaking nakatayo doon na may hawak-hawak na isang malaking sako at tila may ginagawa. Dahan-dahan siyang lumapit doon hanggang sa hinila niya ito gamit ang kwelyo nito. At sa pagharap ng lalaki ay siyang nanlaki ang mga mata nilang dalawa. Hindi makapaniwala si Gabriel sa nakikita niya at ginagawa. Ito ay ang kanyang matalik na kaibigan at kababata na si Miguel. Miguel? Ikaw? Ikaw ang sumisira sa taniman ko? Nanlaki ang mga mata ni Miguel nang makita si Gabriel sa baryo. Gabriel, anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Natatarantang tanong ni Miguel at tinignan ang hawak niyang sako. Ngunit huli na ang lahat dahil inagaw na iyon ni Gabriel. Nadismaya si Gabriel nang makita at matuklasan na matalik niyang kaibigan ang nagsasabotahe sa ari-arian niya. Miguel, paano mo nagagawa sa akin to? Sa lahat-lahat, ikaw pa? Hindi ako nagkulang sa iyo bilang kaibigan mo, bakit ganun? Napayuko naman si Miguel sa sinabi niya. Patawarin mo ako, Gabriel. Sige, aaminin ko na. Ako ang nagsira ng lahat ng kung anong meron ka dahil inggit na inggit ako sa'yo. Gusto kong tumayo ng sarili kong negosyo pero hindi ko makamit yun lalo na't malakas ka sa industriya at walang nakakapagpabagsak sa'yo. Napailing na lamang si Gabriel sa natuklasan niya. Miguel, kaibigan mo ko. Sa tingin mo ba hindi kita tutulungan na umangat? Hindi ako maramot para hindi ka tulungan. Alam ko yun, Gabriel. Niintindihan ko na magagalit ka sa akin at hindi ako mapapatawad. Pasensya na talaga sa lahat. Hindi ko lang nasira ang negosyo mo pero nasira ko ang tiwala at pagkakaibigan nating dalawa. Umalis na rin si Miguel pagkatapos nun. Kinabukasan ay pinapatawag ni Gabriel lahat ng kapwa magsasaka at ipinakilala niya ang sarili niya. Magandang araw sa inyong lahat. Sa muli, ako si Gabriel Aguilar. Hindi talaga ako mahirap at magsasaka, pero ako ang may-ari ng taniman na ito. Nagsibulungan naman lahat ng magsasaka nang malaman na siya pala ang may-ari at ang nagpapasweldo sa kanila. Ngayon, alam ko na ang tunay na rason kung bakit dinadayuhan tayo ng peste sa lugar na to. Ito ang ginagawa kong pag-iimbestiga dahil ayaw ko na nahihirapan kayo. Kailangan ko ang tulong niyong lahat at magtulungan upang labanan ng peste. Hindi ko nahahayaang masira ang ating sakahan. Magkakapatid tayo dito. Natuwa naman ang mga magsasaka at nagpapasalamat sa kanya at sinuportahan siya sa lahat-lahat upang labanan ng peste. Magkakasama silang nagplano at magpapatupad ng mga solusyon para sa kanilang mga taniman. Sa madaling panahon ay unti-unting bumabalik ang sigla sa taniman ni Gabriel. Ngunit siya ay nakakaramdam ng kalungkutan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nag-uusap ni Miguel. Pumunta siya sa bahay ni Miguel. At pagbukas ni Miguel ay nagulat siya nang bumisita si Gabriel sa kanya. Gabriel! Maluhang pagsambit niya at lumuhod sa harapan niya.
patawarin mo ako sa ginawa ko. Patawarin mo ako dahil hindi ko naisip at pinapahalagahan ang pagkakaibigan natin. Patawarin mo ako dahil nagpakain ako sa inggit ko sa iyo. Naawa si Gabriel sa kanya at pinatayo siya. Gusto kong magalit sa iyo, pero hindi ko magawa dahil kaibigan kita. Ang kaibigan ay hindi nangiiwan sa ere. Hindi man madaling mabalik ang tiwala ko sa iyo, pero kailangan kita. Natutulungan kita sa lahat. Imbes na magalit siya, naiisip niya na hindi galit ang dapat pairalin at naisipan niya na tulungan niya si Miguel sa kanyang negosyo. Naging matagumpay ang lahat at masayang-masaya na si Gabriel nang binigyan niya ng pagkakataon si Miguel. Unti-unti na ring bumalik ang tiwala niya sa kaibigan niya. Nagtulungan silang dalawa upang mapalago pa ang negosyo nilang dalawa. Nag-isip sila ng mga solusyon at nagpatupad ng mga hakbang upang maprotektahan ang taniman laban sa mga peste. Natutunan ni Gabriel ang mahalagang aral ng pagpapanggap. Nalaman niya na sa pagsisinungaling at panlilinlang ay nawawala ang tiwala at samahan. Sa kabilang banda, ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon at pagkakatiwala ay nagbubukas ng pintuan para sa pag-asa at pagbabago. Napagtanto ni Gabriel na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nauukol sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa kanyang mga kasama. Ang negosyo ni Gabriel ay nagbalik sa kanyang dating kasiglahan. Naging matagumpay sila sa paglaban sa mga peste, at ang samahan ng mga magsasaka ay mas naging matatag. Ang kwento ni Gabriel ay isang paalala na sa pagharap sa mga pagsubok at pagkakamali, mayroong posibilidad ng pagpapatawad, pagbabago at pagunlad. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Ang Tiwala.